Hello, guys! What's up? Hello! Welcome to Andrea Jedge TV. Ayan! And good morning, guys! And ito na ang pinakahihintay na episode na naman ng ating American Dream Journey for Nurses by Andrea Jedge TV. So, yeah, it's been a while, guys, since nagkaroon kami ng episode sa ating American Dream Journey for Nurses. And now is episode 10! So, ayun! Puro tayo kasi, ano guys, yung episode natin, or mga vlog natin is more on travel. Kasi, yes. Yun nga, sinulit natin talaga yung summer kasi, ano, yeah, pa-winter na naman, medyo lumalamig. Lumalamig na and, talaga. Yeah, so, ayun, so ngayon lang kami ulit nag-come up ng episode about nursing. Actually, itong episode na to is inspired by our one of our subscriber, yes, na si Christian Morano. No, Christian, sorry, Mamorno, 5482. Yeah. Siya yung nag-comment sa amin nung isang episode. And ito yung request niya, yeah, which is all about OR nursing. Yes. So, yun. So, ayun nga guys. So, alam nyo naman na si Jedge is working as an OR nurse here sa Illinois. So, let's dig deeper muna sa OR nursing. Kung ano nga ba yung ginagawa ni Jedge sa work. Mm-hmm. Ano yung difference, mm-hmm, ng hindi pala namin masasabi kung ano yung difference from the Philippines or here kasi hindi naman siya OR nurse sa Philippines. Yun, dahil nag-ano naman tayo eh. Nag-clinical. Nag-clinical. Yeah, meron tayong a little, yeah, like background, pero hindi natin alam kung nag-evolve na yon kasi, yeah, it's been a while since we did the clinical. So, ayun. Kung ano yung mga experiences ni Jedge, i-share niya yun sa atin ngayon. Let's go. And also... Ako naman yung i-interview ni Andrea. Yes. And ayan. And also, abangan nyo yung pinaka-last. Panoorin nyo hanggang huli kasi i-share niya kung magkano ba yung kinikita, yeah, mo. Sahod reveal ba to? Sahod reveal. Ayun, i-share namin kung... Yung how much ba ang per hour ng isang operating room nurse, uh-oh, dito sa Illinois. So yun guys, abangan nyo yung reveal, yeah, ng, yeah, ano, magkano nga ba yung kinikita ng mga OR nurses dito here sa Illinois. So yan. So, umpisahan na natin. Let's go. Yes. Excited ka na ba? Hindi. Disclaimer lang, guys. Itong lahat ng i-discuss ko about OR nursing sa work. Kasi usually, I don't like to share yung sa mga sa work-related ko na job. Kasi baka may masabi ako or alam mo yon, may ma-share akong di tama. So, it's like, guys, itong lahat ang sasabihin ko based on my experience. And syempre, yeah, comment down below kung may mga gusto kayong i-add. And yeah, just wanna share it dun sa company kasi iba-iba naman yung hospital policy. Iba-iba yung policy per state. So, ang daming difference. Pero syempre, may isa lang tayong sinusunod na nursing basics. Standard of practice. Yeah, standard of practice. Yeah. So, ayan. Yeah. So, umbisa na natin, guys. So, ano ba? Dad. Dad talaga. So, yung hal, gano'ng katagal ka na sa as an OR nurse, yeah, here so, sa Illinois? Yeah. So background muna as a OR nurse. Nagsimula yan around like 2019. So currently it's 2024. So 5 years na akong OR nurse. And yeah, kaka 5 years ko lang last August. Pero yung experience ko guys is hindi sa OR. So tulad nung nasabi ko na sa previous vlog, more on like ambulance and emergency department, ED yung forte ko. So nung nag-apply ako dito sa US sa Loyola Medical University Center, nag-apply ako doon as an OR nurse kasi yun yung opening. And during my interview nga, tinanong ko may OR experience ako. Sabi ko, wala.
Pero usually, alam nila guys, kasi dito ang mga nursing student, ang rotation lang nila dito sa OR is one day. Compare sa atin na sa Pilipinas is, I think, tumatagal lang 6 months. Depende, kasi may requirements kang kailangan ma-meet back before ka mag-exam, right? Yeah, remember sa PRC, guys, before tayo mag-board exam, kailangan natin makakomplete ng, I think, 15 cases yata each. Five like, minor, na-rotate tayo sa... Yeah, 5 minor, 5 major. Major, tapos may OB pa. May OB, maternal. Yeah, newborn, yeah. Something. So, yun. Yeah. Kaya... May background tayo, pinaka-basic ba? As ang a ganda, nurse, pa, yeah. Na-realize ko din, no? Parang, hindi ko sure kung ano ba talaga yung, kung paano yung nursing dito. Pero, mm-hmm. Ang ganda nung naging experience natin clinically sa Pilipinas. Na-expose tayo sa maraming areas. Yeah. Iba yung clinicals dito, guys. Kaya, yung mga nagsasabi na, yung bedside experience or like OR experience, based on my experience guys, yung nag-apply ako, nung in-interview ako, sabi nung manager sa akin, it's okay kasi meron ka namang 6 months training dito with pay, and after 6 months training, meron ka pang new grad, parang new grad na yung parang mag acclimate ka sa OR, so may 1 month ka doon para pag may sinalihan kang team, 1 month ka dun mag-acclimate. So, may parang orientation ka pa dun sa team. At the end, tinanggap naman nila ako as an OR nurse. So, dun na nag-start yung journey ko sa pagiging OR nursing. So, 6 months training. 6 months training to guys. Yun, i-share mo naman sa amin, mm-hmm. Ahal, yung, ano nga ba yung, kasi sabi mo, training 6 months. Mm-hmm. So, bakit 6 months? And alam ko kung alam mo kung bakit 6 months. And ano yung nandun sa 6 months training na yon? Yan. So, background guys, sa OR, na pinagtatrabahan ko, level 1 trauma siya. So, we have like 28 OR rooms sa Loyola. And lahat ginagawa namin. So, in terms of training, kaya 6 months, tumagal ng 6 months kasi kailangan mo i-rotate lahat ng services, which is yung GU, gynae, ortho, cardiovascular, plastic surgery, ano pa ba, vascular cases, general, burn, trauma, and neuro, spine. So lahat 'yon kailangan mo i-rotate. So different team siya. So yun yung kagandahan dito guys sa US or dito sa pinagtatrabaho kasi teaching hospital siya. Loyola University siya. So talagang in terms ng pagtuturo, very detailed sila. So ayan, so 6 months kasi kailangan ko nga i-rotate yun. So 1 week circulating nurse and 1 week scrub nurse. So 1 week, so equals ng 2 weeks siya and then 12 services. So, umaabot halos ng almost like 6 months. Pero, take note guys, sa 6 months na yon, and then sinabi mong di ka pa rin komportable, sobrang bait ng hospital namin, teaching hospital nga siya. Pwede ka pang bigyan kasi yung mga orienting ngayon eh. Pinagbibigyan pa, I'm not comfortable still doing these cases and blah blah blah. Mm-hmm. So, pinag-aano pa rin sila. May 1 month, binibigyan sila 1 month, 2 months, until na maging komportable sila. And then after that, yun nga, pipili ka na ng team mo. Doon sa dosing sinabi ko, pipili ka na ng team mo, which is, yun, I joined first is yung cardiovascular thoracic. So, yun, sa cardiovascular guys, mostly ginagawa mga cabbage, mga cases, heart cases, heart transplant, lung transplant, valve repair, yung mga aortic valve repair, emergency aortic dissection, mga ganon. Okay. So, cabbage, mostly. And yeah, ECMO, yan, ginagawa namin sa OR. So, dun sa first area mo, which is yung cardiovascular, ano yung setup? Parang ano yung usually na nakikita nila dun sa OR? Kunyari, is there a difference ng with the equipment? Syempre, definitely. Merong mga difference. And marami ba kayo sa loob ng lang, so, ayan. Ano?
so, na yan. OR. Mm, so, yeah. Yan. Good question. Kasi ito na yung team as an OR nurse o as an OR team sa isang room. So, for example, yung sinalihan ko nga is cardiovascular. So, doon, cardiovascular is the hard cases. So, complex team. Yun na, magko-consist na ng OR team, which is first yung nursing team, which is ang scrub nurse and circulating nurse. So, kung ang partner mo is parehas kayong RN, pwede kayong mag-usap kung sinong gustong mag-scrub or sinong gustong mag-circulate. Pero kung ang partner mo is scrub tech, yung scrub tech is solely sa ano lang siya, scrubbing lang siya. So, hindi siya pwedeng mag-circulate kasi hindi sila RN or registered nurse. Meron din tayong anesthesia team. So, anesthesia team, sila yung nagpo-provide ng like total condition ng patient. So, sila yung nag-monitor nun, body temperature, heart condition, any vital signs, and mostly yung ano airway. So, sila nagpo-provide nun. Or sila yung nagma-manage ng mga yon. So, anesthesia team consists of one attending anesthesiologist or one resident and a CRNA or yung certified registered nurse anesthetist. And then sa CV kasi add ko lang, meron perfusion team. So yung perfusion team na yan, yung mga perfusionist, sila yung pag nag-aano na kami, nag-aano na kami na on pump kasi pagka ano 'di ba, pagka heart cases, you need to connect it to the pump. So patuloy pa rin yung circulation ng dugo sa ano sa pasyente while they're doing parang pinatay yung in-stop nila yung heart para at least makapag-ano sila, magawa nila yung dapat nilang gawin. And then yung perfusion pump yung nagpapa-circulate dun sa ano sa pasyente. So yun, mga perfusionist ang tawag doon. And syempre yung team ng surgical team, which is consists of attending surgeon, resident doctors, and medical students. So sinama ko medical student kasi part minsan pag may medical student ka, part din sila ng team. They have very very little or specific ano lang responsibility na pwede nilang maitulong. Pero syempre, kailangan nila ng guidance. So, usually ang circulator or yung mga surgeon yung nag-guide sa kanila or mga resident yung nag-guide sa kanila. Ayun, pero yun guys, again, disclaimer, yung sinishare ni Judge is mainly sa based on his experience dito sa OR or sa work niya. So yun, hindi lahat is the same with other facilities or other states then. Yeah. And then pag-usapan na din natin siguro yung schedule. Yeah. Kasi some part yun sa parang first team ko, diba, is cardiovascular, and then lumipat ako into a different team or different service dahil sa schedule. Mm-hmm. So, ang schedule sa OR is most of the surgery elective cases is sa umaga. So, meron silang AM shift, which is 7 a.m. to 3:30 p.m. Meron silang PM shift, which is 3 p.m. to 11 p.m. And then night shift, which is 11 p.m. to 7 a.m. Mm-hmm. Pero meron pa rin mga different, sobrang flexible nung ano namin, OR namin. May mga different, ano pa yan, schedule time schedule. Tulad, merong 8 hours in 5 days, merong 4 hours in 10 hours for 4 days, and then merong 12 hours for 3 days. Mm-hmm. So, yun ang tinatawag naming 8-5s, 4-10s, and 3-12. Training months, training orientation months, yeah. In the first few years, guys. Sa morning ka. Talaga, sa morning ka. Yeah. So, yun, in short, yung mga flexibility with schedule, like yung 4-10s, ano yun? Pwede naman. Pwede possibly. Pag magre-request ka during your interview, kasi kanwari, may anak they ka. They might accommodate. Yung yun. Mm-hmm. Sasabihin naman nila during your interview kung pwede mo makuha yung mga ganang schedule. Kasi, kunwari, may anak kang family issues, pwede yun, pwede talaga. Uh-oh. And then, yun, mabalik tayo sa schedule. So, yun yung mga regular schedule. And then, meron kaming on-call. So, yun lang ang medyo ano sa OR. Masarap na sana yung 7 to 3 lang, guys. Pero, yan. Kasi pag marami pang cases na hindi pa natatapos, nandun pumapasok yung call. So,
sa akin, so nung day shift pa ako, so 8 hours for 5 days. So Monday to Friday, pipili ka ng dalawang day doon na pwede kang mag-on call for 4 hours. So for example, out ko na ng 3:30 and then pinili kong days is Tuesday and Thursday. Then ang call ko is Tuesday and Thursday, and then pwede ako mag-stay from 3:30 p.m. to 7:30 p.m., guys. So yun yung tinatawag na on-call. So pagka kunwari hindi naman busy, pwede ka nilang pauwiin ng 3:30, pero kung busy, pag-i-stayin ka nila until, you know, for example, kung super busy talaga, 7:30. Pagka kunwari matapos mo, kailangan mo lang tapos yung case mo, like 5:30, pwede ka na umuwi. Meron din weekend call, guys. So in 6-week schedule, kailangan mo kumuha ng isang on-call na weekend. So it's either 7 a.m. to 7 p.m. or 7 p.m. to 7 a.m. So it's either Saturday or Sunday. So ayun. So pagka on-call ka, may on-call rate naman din 'yon. So while waiting, may per hour ka pa rin. May per hour silang binabayaran sa iyo. Speaking of like yung difference naman with the job within yung sa bawat schedule, ngayon 'di ba ano kasi nag-change siya ng shift. Shift na so ngayon night shift siya. Yeah. What's the ano yung difference? So, yeah. Ng so ayun day guys, and background. Night shift. Yeah. Nag-change na ako ng shift into night shift. So ang pasok ko is 9 p.m. to 7 a.m. So I got 4 10s. So ang pasok ko is Monday to Thursday, and then off ko is Friday, Saturday and Sunday. Mm-hmm. And difference. So napakalaking difference ng day shift to night shift. Kasi yung day shift, kala ko dati night shift madali lang eh. Kasi okay. Wala masyadong cases. Kasi most bulk of the cases is nasa umaga. So napaka-busy ng umaga. Talagang hassle, running, ang dami mong gagawin. Pero pagka nasa umaga, kasi kompleto yung team. So maraming tao, marami kang reference, o marami kang pwedeng hingan ng tulong kapag ka yung room mo is medyo nagsisink na or magulo na. So marami kang resources, may SST, pharmacy, maraming tao sa SRP, mga team leaders, and then mga supervisor and manager. Pero pagpasok ko sa night shift, it's totally different kasi tatlo lang kayo na nurse sa night shift, and sobrang hirap kasi kunwari ako, ang service ko is cardiovascular and plastics. Although I know some of the cases kasi well-rounded naman ako. Pero sa night shift is you need to know halos lahat ng cases. So vascular, cranny, emergency cranny, hand cases, gunshot wound, trauma. So medyo alam ko din ng trauma kasi part din ako ng trauma team. So okay ako doon, pero yung mga cardiovascular, spine, vascular cases like AAA or emergency cranny or spine cases. Last time nagkaroon kami ng spine case. So medyo nakakalito, and you need to figure out by yourself, and then teamwork lang talaga kasi tatlo lang kayong nurse doon, kayo lang yung magsishare ng knowledge at kasama mo na rin yung charge nurse. So ayan, kailangan well-rounded ka lang, super well-rounded ka lang sa night shift, sa and night shift. Alam mo saan kukunin lahat ng mga supply mo, kasi pag di mo alam, kunwari new grad ka or new ano, tapos bigla ka ng night shift, talagang mawiwinda ka kasi wala kang mahihingan ng tulong. So at least ako, kahit papaano, parang 5 years na din ako kasi kaka night shift ko lang eh, nag day shift. So niro-rotate naman nila ako different services, and nagpe-preceptor na din ako, so alam ko yung ano, yung mga most, like maybe 80 to 90% ng mga supplies, equipments, and special supplies sa OR kung sa mga kuha. As a circulating nurse, ano nga ba yung main na ginagawa mo? Job description, yeah. Oo. Ano yung usually na routine ng isang circulating nurse? A circulator, para sa akin, pag nagtuturo nga ako sa mga bagong nurses, kasi nagpre-precept na din ako, is ang job description mo or responsibility mo is para kang mini manager ng OR. So once you're in the room and you're a circulator, ikaw yung manager ng room na yon. So lahat
need mo i-manage. What I mean is like, hindi mo naman kailangan i-over ano yung job description ng mga anesthesia or attending. Pero kasi pag ikaw yung observer, so ikaw yung nurse, special nurse ng pasyente dun sa OR while they are sleeping. So you need to be like patient advocate. So parang minamanage mo lahat ng needs nila, ng mga attending, ng mga anesthesia, is parang inaano mo, kailangan alam mo. And then, kunwari yung procedure mismo, kailangan alam mo din para alam mo yung mga equipment na gagamitin, mga supply na gagamitin, and mabigay mo sila or maging available sila during the procedure, and then maging efficient yung procedure itself. So alam mo dapat yung medication, kung ano yung mga medication na ibibigay, and ayun. And then yun, partner kayo ng scrub nurse. So yung scrub nurse, pwede din siyang kumuha ng mga supply na gagamitin sa Omnicell and stuff. Pero kasi pag naka-scrub na siya, mostly ikaw as a circulator yung nag-get ng or tumatakbo para kunin yung mga supply na may nakalimutan siya or tinagdag ng attending surgeon na kailangan niya ng ito. Technique ko nun, since kunwari for example di ko makita nun, kailangan alam mo yung kilala mo yung mga neighbors mo, and then yung kalapit na OR, and then pwede kang humingi ng tulong. So tulungan lang talaga sa OR. Yeah. Mag-ask. And then, saan ko pa pwede makuha to? Yan, tasamahan ka nila, ibibigay. So, ayun, ganun lang yung ano. That's good. Kasi, yun nga, di ba, nire-remind, even din sa previous vlog natin, pagpunta mo dito, that's number one. Yeah. You need to ask help. Huwag ka mag-ano yung parang, do it. kailangan ko to kasi, makuha para at least, you know, ma-impress sila sa akin. Pero hindi dapat ganun yung mindset. If you wanna learn it, you need to ask. You need to learn. Parang dito is you need to learn by asking. Mad ko lang din, isa sa responsibilities din ng mga circulator is yung documentation and then yung rapport. Kasi rapport sa patient. Kasi pagpasok ng patient, ikaw yung unang mag-greet sa kanya. So, yun lang. In span of like 5 to 10 minutes, nakakausapin yung patient. Unlike sa mga floor. So, kailangan mong mag-build ng rapport. Kasi, guys, yung pakiramdam ng pasyente na pupunta sa OR, iba yung pakiramdam nila. Kasi, nakakatakot. Parang ang tingin nila sa OR is parang nakakatakot na area. Mm-hmm. Kasi, operahan ka eh. So, you never know. Like, lalagyan ka ng tubo, tutulog ka, open yung belly mo. It's like, you know, it's a very stressful experience yun para sa mga pasyente. And as a circulating nurse, kailangan mong maging aware doon, and kailangan mong ma-prove, hindi naman ma-prove, masabi o mag-build ka ng rapport sa patient mo na magbibigay siya ng tiwala sa'yo, na magiging okay itong procedure ko, thank you, parang ganun. So, lagi ko sinasabi pag chine-check-in ko yan, mag-umpisa ka sa greetings, and then i-verify mo yung pasyente. So, meron kaming timeout board, so it's a different story, para at least ma-verify lang all yung details. And syempre, ina-add ko na din, like, kinakamusta ko yung araw niya, sinasabi ko, alam ko, it's a very stressful for you na mapunta ka sa OR, and then yung inisip mo yung procedure, pero huwag kang mag-alala kasi lahat ng team namin is highly trained to assist you. Parang ganun. So parang ibigyan mo lang ng, before siya matulog, bigyan mo lang ng konting parang boost yung pasyente na parang, oh yeah, I'm in a good hands, parang ganun. Okay. Then syempre, bigyan mo ng a little bit of comfort, like warm blanket, offer whatever you can para at least maging comfortable yung pasyente mo. So, ganun yung mostly ginagawa namin. And syempre, last is yung charting. So, circulating nurse yan. Nag-chart yan sila. Madali lang charting, guys, or wag kayong mag-alala kasi di tulad sa Pilipinas, like paperwork and stuff, maraming ano. Sa OR, grabe. Sobrang madali lang yung epic. Yun yung kagandahan din talaga dito sa US, guys, no? Kasi mostly yung mga documentation systems is like designed really talaga to aid yung mga nurses na and hindi masyado mahirapan. Oo, kasi they need to focus more on the patient, not on, you know, doing, you know, yung documentation nga.
Nag-enjoy ako sa usapan natin. Yeah. Mahaba na naman to, guys. Sorry naman. So, yun. Next naman is yung scrub. Yeah, scrub nursing, madali lang. Scrub nurse. Actually, ang scrub nursing, ito lang yung hindi ganun karing job description or job responsibility niya. Pero napakahirap na ito, guys. Kasi for example, 10 hours surgery. 10 hours kayo nakatayo. Kailangan mo lang nakaganyan ka, bawal ibaba. Kung may nangangati sa'yo, di mo makakamot. Kasi, sterile ka, guys, eh. So, sterile ka. So, ganun kahirap ang scrub nurse pagka nag-scrub ka. So, unang-unang responsibility nila is syempre yung i-maintain yung sterility. So, yung mga scrub nurses, talaga may mga eagle eye yan, guys. Konting kibot lang ng mga medical student or nursing student, well, papunta sa sterile field nila, grabe, nakikita nila yan. Kasi, guys, advocate din sila ng patient. You don't want infection sa patient. Syempre, open yung ano. So, ayaw muna na magkaroon siya ng surgery, and then magkakaroon na naman ng another surgery kung sakaling nagkaroon ng infection or something. So, you don't want complications. So, yung mga scrub nurse, sila yung parang mini manager naman sa sterile field. So, sila yung nag-o-observe ng sterility ng bawat isa, and then sila din yung nagma-manage or nag-responsible sa mga instrumentation. So, guys, kung i-discuss ko ang scrub nursing, sobrang haba na ito, guys, kaya wag na. So, yung mga instrumentation, kung sino mga OR nurses dyan, alam nyo na yan, kailangan correct yung trace mo, correct yung mga instruments na i-ano mo, and syempre yung mga supplies. So, may mga varied supplies na kailangan specific sa isang case. Medication, kailangan yung medication mo, naka-label, and then verified with your circulator, sila nagmamanage yung medication. Kasi yung circulator, hindi pwede mag-inject from outside. So, medication, hawak din ng scrub nurses yan. And then, next is yung implants. Pinaka-importante, guys, implants. So, kailangan alam mo yung size ng implants, and then, correct implant yung ipapasok mo sa pasyente. Kasi yun nga, ayaw mo bumalik yung pasyente or ayaw magkaroon ng complication sa surgery nila. So, triple verification yun kung hanggat maaari. So, yung instrumentation, sabi nga ni Judge, medyo mahabang story yun. Yeah, iba. So, you will learn it. Yung mga gustong mag-OR nursing. Kasi may mga basic yung, naman yung instrumentation eh. Yeah, like retractor, clamps, scissor, needle holder. So, yun yung mga basic instrumentation. Forceps, yung pang pick up. So, yun yung mga basic na general ng instrumentation. Pero, kunwari, under ng scissor, ang dami yan, like the martel, Metzenbaum, maraming klase. Yeah, like Wait, beam scissor. Ang daming klase ng scissor. Pero, kunwari, pag nag-experience ka na sa OR, pag sinabi ng surgeon, can I have a Dean scissor? And then, you have a correct tray. So, meron lang yan tatlong scissor. Kunwari, oral basic. Meron lang yan, like, apat na scissor. Ngayon, kunin mo lahat, punta ka dun sa scissor. May limang scissor dun. Ngayon, kunwari, hindi mo talaga alam kung ano yung Dean scissor. Then, check for it. Like, you know, may lima ka na lang pagpipili ang scissor dyan. So, sa limang scissor na yon, ito yung dalawang basic dyan. Yung Metzenbaum, saka yung yung trauma scissor, yung Mayo scissor. So, disregard mo na kaya. So, tatlo na lang. So, magpili ka, Iris scissor or Dean scissor. Now, check it. Doc, is it, sorry, parang, this is my first time. I'm not familiar with the trays yet. Is this the Dean scissor? Oh, no, the other one. So, you can like, pwede mo silang papiliin. So, I got the Iris scissor and then the Dean scissor. Parang, kunwari, Doc, I got these two scissors. I'm not familiar with the. So, it's like, oh, that's the Dean scissor. Now, alam mo na kung ano yung mo. Ang same galing naman ng tip na yun. Ganun lang. Ngayon, alam mo na, may experience mo na. Once na tinanong ka ulit about Dean scissor, yun na yun. So, pag may, binalik sa'yo yung Dean scissor, ilagay mo sa Mayo table mo para at least alam mo na kagad or isulat mo doon Dean scissor. Parang ganun. So, ganun lang. So, maraming instrument. Ako, technically, hindi ko talaga kabisado most of the
instrumentation, pero kasi per cases may basic train na tinatawag. So, as long as alam mo yung mga basic instrumentation, medyo magkakaroon ka ng idea. You learn by experience, yeah. Mainly so, din or sa talaga, R. Experience. Hindi mo lahat magigain. Yeah, sabi nga ng manager ko, Judge, give yourself like 2 years bago mo talaga maging comfortable ka mag-work sa OR. Kasi, ang dami. It's a lot of things here. Pero, pag nakabisado mo, guys, ang OR, it's a structured kind of service. Kasi, kunwari, gumawa ka ng breast reduction or gumawa ka ng cabbage or mitral valve repair, something like that. And then, gumawa ka na naman the next day, mitral valve repair. It's the same. Every day is the same. Ganun. Magiging routinary na yung sistema nyo sa OR, guys, which is mga kabisado nyo lahat. Mm-hmm. And you have 2 years, 3 years, magiging comfortable na kayo. Kasi alam mo na yung gagawin mo eh. Yeah. And then, yun lang, pagka tumagal ka ng 10 to 20 years, magiging routinary na ang lahat. It's up to you kung maboboard ka or, you know, yeah. You want something different. Kung mahal mo yung ginagawa mo, di ka maboboard. Yeah. You're just continue to... Mm-hmm. Yun yung kagandaan sa OR, guys. Kaya, yun. Yeah. Siguro, dito na sabihin, overall experience ko sa yeah, OR. Yeah, what's your overall experience? Yeah, overall and... experience ko, guys, ayoko na bumalik sa floor. Kasi, guys, ganito ang sistema sa OR eh. Pag pumasok ka ng OR at nag-gets mo ang OR, and naging comfortable ka sa OR, di ka na babalik sa floor kasi sobrang stressful sa floor. So, kudos sa mga nagtatrabaho sa floor, yeah. ICU, ED. Sobrang, kudos sa inyo kasi, alam ko, napakahirap kasi yung ratio ng patient, you're talking to the doctors, ang daming, relatives, everything. Kaya ang taas ng burnout rate ng mga, nasa floor, compare sa OR, kasi, ang burnout mo lang doon, ang struggles mo lang is sa umpisa. So, always give yourself like 2 years. Pag gusto mong mag-change ng career, pumasok ka sa OR, give yourself 2 years to learn most of the system or mga gamit sa OR. Hindi 100% matututunan mo lahat. Tulad ko, hanggang ngayon, 5 years na ako. Bigyan mo ako ng emergency trainee. Hindi ko alam kung ano makukunin ko. Pero, may preference card. And pwede kong ma-survive yun kasi may basic orientation ako. So, medyo mapipicture out ko. Pero, yun nga, kailangan kong magtanong, kailangan kong i-verify lahat ng gagawin ko. Some benefits niyan, guys, is that pag nanggaling ka sa OR and then pumunta ka sa floor, makaka-function ka pa din. Yeah. Kasi may basic nursing ka eh. Kaya mo mag-IV, kaya mo, alam mo, magbigay ng medication, assessment. Pero yung floor nurse, ipunta mo sa OR, mm-hmm. Sobrang different. 100%, 360, parang mahihirapan sila na. Start over. Talagang makakalito. So, advantage sa amin ng mga OR nursing kasi sobrang specialized field talaga din ang OR. And maraming variety ng cases. So, hindi ka mababored. And kung marili ka manood ng Grey's Anatomy or House MD, yeah, ma-appreciate mo yung OR kasi yan, talagang ma-action din naman dun. Ayan. Nice. And ano yung, siguro yun na rin yung parang advice mo eh. Pero meron ka pa bang ibang advice or i-share sa kanila about Yung iba kasi, so tips lang guys talaga. Yung iba kasi, pagka sinabi mong nag-OR ka, yung iba natatakot eh. Kasi, yun nga, equipments, thousands of supplies, instrumentation, and kung ano-ano pa, different cases. Pero guys, kung gusto nyo talaga mag-OR, and then you wanna try something different, go nyo lang. Kasi sa OR, talagang nandun yung orientation. Talagang given na yun. Hindi mo ma-learn yung OR ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, or 3 months orientation. Mm-hmm. Pagkatapos ng 6 to 9 months mong orientation, kailangan mo pa rin ng experience eh. Kailangan mong trabahuin yung mga cases na yon para at least maging familiar ka. Uh-huh. And yeah, kung gusto niyo talaga mag-OR, talagang dapat willing kayong matuto. Yeah. And then kung ma-experience ka na sa floor na for 10 years, 15 years, kailangan pa pumunta ka ng OR, guys, i-mindset mo na dapat zero knowledge ka.
Kasi maraming mga experienced nurses kami na nag-apply sa OR pero hindi tumatagal. Kasi nagtataka siya bakit, nagtataka sila bakit ganito, ganyan yung ginagawa sa OR. So hindi nila maintindihan. Kasi ang lagi nilang ginagawang rationale is yung mga experiences nila sa floor, outside. Which is yung very different talaga. Yeah. So dapat talaga pag, which is advantage kailangan din ng mga talagang yung mga parating na nurses here na gustong mag-OR na as in zero knowledge. Yeah. Kung gusto niyo talaga guys mag-OR nurse, okay, kung walang the experience best, area here para sa akin OR. Amazing. Kasi nag-ED na nga ako, nag-floor din ako, pero ayoko na umalis sa OR, guys. Kasi patient no 1:1 ratio, you know, parang less. Ngayon, kabisado mo na halos lahat ng mga gagawin, less stress na sa'yo. Wala ka ng Kunwari, pasokan ka man ng emergency case, gunshot wound. Eh, nagawa mo na yun dati. So, alam mo na yung gagawin. So, alam mo na kung ano yung mga open mo, ano yung mga So, ayan. Amazing. Yeah. So, yan. Ito na. Magkano nga ba ang kinikita ng isang OR nurse? Aside from, syempre, yung job mo, syempre, importante din talaga. Magkano ba kikitain ko kung gusto ko maging OR nurse? Yeah. Diba? So, syempre sa akin, hindi ko i-discuss yun sa akin, guys. So, ito lang. So, based sa aking research, ang average basic rate or rate ng OR nurse dito sa Illinois is nasa around $40 to $43 per hour. So sa 40 to 43 hour, yun yung parang median, yun yung average. Pero may mga some hospital, depende sa experience mo sa OR, pwede mag-range into 65 to 70 or 69 per hour. Or kung fresh grad ka, wala ka pang experience, nag-range lang. Depende sa hospital na magbibigay ng range sa'yo, it's around like $30 to $35 per hour. So, huwag kayong mag-alala, guys, kasi yun nga, yun yung rate nyo. At the same time, maraming on-call ang OR. So, sa on-call, meron like on-call pay. Like, for example, ang rate mo yung nasa median, like $44 or $45 per hour. And then, merong on-call pay per hour na like, for example, additional $10. $8 to $10. So, it's like magiging $55 per hour ka. E, paano kung on-call ka ng for 8 hours? So, yung 8 hours ayun, may overtime pa yon. So, it's like time and a half. So, sabihin na natin, papalo yung per hour mo sa on-call mo ng 8 hours ng pagpalagay na natin from 45 median, di ba? Tapos, $10, $55. Pagpalagay natin $70 to $80 per hour. Yeah. And then, papasok pa doon minsan yung mga bonuses. Siyempre, kailangan nila magbigay ng bonus para sa mga nagpipick up ng extra shift. So, minsan may mga bonuses na pag pumasok ka, meron kang like additional like $50 per hour or like $40 per hour, depende. Or like additional $100, additional $200 or $250. Minsan nga, one time during pandemic, meron kaming contract. Like, parang may 10,000, no? Kaya, makaka $10,000 ka ata. Nakalimutan ko na, it's been a while. So, ganun, guys. So, at least, pag nasa OR ka, and nagamay mo na yung OR, hindi ka na stressful. Like, kunwari, off ka during the weekend. Kasi, ang elective cases is weekdays. Monday to Friday. That's a good, schedule. Wala kang, Tulad ko, 4-10 ako, Monday to Thursday lang ako. So, off ako ng Friday, Saturday, Sunday. So, dahil night shift ako, wala akong call. So, sobrang, napakagandang schedule. Magandang schedule. Hindi tulad sa buhay sa floor, nurse, diba? Na parang pay-bye ba ang shift, pay-bye ba ka ng So, yan. Yeah. Overall, guys, OR for me, walang bias. Talagang, sa akin, 9 out of 10. Kasi hindi perfect. Yeah, hindi naman perfect. Hindi lahat perfect. Pero masaya ako sa OR, guys. Sobrang, kasundo ko yung mga surgeon. Nagustuhan mo talaga. Habang nag-surgery kami, pwede magkwentuhan. May usap. Nakikinig ng music. May mga OR playlist pa nga yan sila, guys. Like, sa mga ortho, mga rock and roll, hip-hop kind of, sila. So, yan. Talaga masaya. So, pag nagamay mo lang, sa una lang talaga, give yourself 2 years, guys. Kung bago ka, wala kang experience sa OR, give yourself 2 years. And then, pagka na-hit mo na yon, nag-click na, pang! And then, nakabisado mo na, wala. Sobrang madali na lang yung OR.
Yeah. So again, guys, shout out kay sharing. Christian Mamorno. Guy, alam ko mag gusto niya mag US and gusto niya mag OR. Gusto mo lang yung US mo dito. Sana makita ka namin dito sa US, bro. Yeah. And yeah, alam ko magaling na OR nurse din to. May experiences siya sa UK ata siya. So, good luck sa iyo, bro. Ganun din halos pagpunta mo dito, wag kang problema. Halos the same lang ata yun sa UK yung ano level ng konting adjustment na lang adjustment maybe. Na lang yan. Yung mga equipment and stuff madali kaya, na lang. Kaya mo. So yun. Ayun guys, hopefully na inspire kayo sa na-share ni Jej sa atin ngayon. And ako ano, so ako i-share ko lang na UM nurse? No. Na-amaze ako sa ginagawa mo as an OR nurse. So yun. So ayun guys, siguro dito namin tatapusin yung interview na to. Thank you sa thank mga you so much guys ano, for watching. Nanood hanggang sa dulo, guys. Thank you. And yeah, so tapos na yung part ko sa OR nurse. And si Andrea, alam niyo naman, isa din siyang nurse, USRN dito, pero she's working at home. So maybe gagawin din namin siya ng episode. And share niya kung ano nga ba yung mga responsibilities, ano yung experiences niya as a UM nurse, utilization or management nurse. Yeah. So, ayun. Mostly sa mga insurance yun, guys. Yes. Abangan nyo yun, guys. I-share ko din sa inyo yung experiences ko, kung ano yung ginagawa ko as a UM nurse. And yun, tignan natin kung ma-inspire din kayo maging UM nurse kagaya ko. And ayun, tignan natin. And ayun, salamat ulit, guys, for watching. Yeah. And please continue to support our channel. Guys, ano na kami, road to 1,500 subscribers, guys. Currently, it's 1,334 subscribers. Kaya please, kung pinapanood mo to, guys, at hindi ka pa nakasubscribe, ayan, guys, subscribe na. Let's go! And continue watching and liking our videos. Sana na nakatulong kami sa inyo kahit papano. And if you have questions, if you want help with your application sa NCLEX, meron ako mga videos to help your application in Illinois and New York. And IELTS, I have also shared my experience taking my IELTS exam. And ayun, if you have questions, please visit our FB page, American Dream Journey for Nurses by Andrea Judge TV. Please send a message. It's free. Huwag kayong matakot. Yeah, it's free. Tumutulong lang talaga kami, send guys. Send kayo ng message. Wala kaming hinihinging money from you guys or anything. I know the FB page is like parang business siya. Pero just ask a question, guys. We will help you. And ayun, soon, we'll see you all here. Yung mga gustong ituloy yung American dream nila as a nurse. Then come here, join us sa US, and let's enjoy life. Yeah, that's it. So, yun guys. Maraming salamat again. Ingat kayo parati and God bless. Bye!